Hello everyone, welcome to my channel. Hello guys, time check 4:40 p.m. So guys, going ko sa tindahan kay na ako'y paliton. Guys, while nag-walking ko, i-share na ko sa inyo ha ang ako ang karanasan dinhi sa Saudi Arabia. Deployed ko guys 2014 January. So una na kong naranasan bilang isang katulong na nakalak sa loob ng bahay na mag-isa. Akala ko guys sa pelikula lang mangyayari yun, pero totoo pala. Second guy, naranasan ko na masakit yung bigyan ka ng pagkain na panis. Pero carry lang yun guys, kasi pagkain lang yun. Tapos guys, yung pumunta ka sa kitchen kasi gusto mong kumain kasi gutom na gutom ka, pero susundan ka sa employer mong babae. Pero ang ginawa nila sa akin guys, may benefit sa aking katawan. Kasi noon ang taba-taba ko guys. Pero yung lumaon guys, tingnan nyo ang picture. Naging payat ako. Next guys, yung doon ka natutulog sa laundry room. Kasama mo ang dalawang washing machine, sabon, langgana, balde, Clorox at iba pa. Pero masaya ako guys. Why? Dahil nakatulog ako ng mahimbing at may privacy ako guys. Kasi in short, wala silang room para sa katulong. Sa awa ng Diyos, napagtagumpayan ko ang lahat na yan. So naka-uwi ako na payapa sa Pinas 2016 month of July. Exit na 2016 December 29, second entry na ko guys sa Saudi Arabia. Wala jud mo tagam guys. Go lang Japan. Nagbaka sakali na maiba na naman ang maranasan. Pero guys, lalong lumala. Hamakin mo guys, tatlong palapag ang bahay ng employer ko. Ako lang mag-isa maglinis. Nakalak pa rin pag mag-isa sa bahay at limited ang pagkain. Bumigay talaga ang katawang lupa guys. Nagkasakit ako, pero hindi ako pinapahinga ng employer ko. Hindi binibigyan ng gamot. Pero go-go pa rin guys. Tiniis ang lahat. 10 months and a half lang ako sa kanila guys. Binalik nila ako sa ibang agency, hindi sa agency na pinagkuna nila sa akin. 4 days lang ako nakistay sa agency. Tapos may kumuha sa akin newly couple. Province of Taif. Sa kanya ko guys naranasan ang physical na pananakit sa akin at emotional na pananakit. Limited pa rin ang pagkain, pero hindi na ako nakalak. 1 year and 6 months lang ako sa kanya guys. Dahil sa pangatlong basis na pananakit sa akin, nakiusap ako sa husband niya na ibalik sa agency. Hindi binigay sa akin ang 1 month salary ko at ang hiniram ng madam ko na 500. Unfortunately guys, bininta pala ako
sa ibang employer. Hindi ako binalik sa agency. Hanggang dito lang muna guys. Abangan ninyo ang part 2 sa aking journey dito sa Saudi Arabia. Thank you po for watching. Drop a like. Leave a comment. And don't forget to subscribe my channel. So guys, here na ko. Ito ang pinamimili ko. Bye-bye! Till next video!